Magandang araw sa ating lahat. At ngayong araw ay tatalakay natin sa Usapang Pelikula ang intriguing na topic ng sex in films. Ako si Roland Tolentino, nagtuturo sa UP Film Institute ng mga kurso sa media at sa pelikula. Ako naman si Attorney Gabby Concepcion, isang abogada, isang miyembro ng MTRCV at higit sa lahat, isang nanay. Conservative na nanay, by the way. Ako si Choi Pangilinan, guro sa UP Film Institute. Ang paksa natin ngayong araw na ito ay ang usapan ng sex sa pelikula. Ngayon, gusto kong tanungin, bakit ba sa pelikula nakadikit ang usapang sex? Bakit hindi ito ganong malingaw-ngaw sa halimbawa sa TV or sa radyo at sa iba pang mga popular na genre? Sex on TV. Well, sa palagay ko kasi yung sex on TV hindi masyadong nagiging issue except for certain borderline cases. Kasi talagang hindi mo naman talaga maipapalabas sa TV ng ganun-ganun na lamang ang sex, di ba? Kasi alam natin, TV as a medium is so accessible sa mga kabataan. Kaya talagang, and I think nobody actually disagrees with that. So I think to a certain extent, may self-regulation, hindi talaga magpapalabas ng sex and nudity on TV. Of course, meron tayong mga certain scenes that are bordering on what might be objectionable. Pero ito nga ay sa mas sa teatro. Because I think even the filmmakers themselves, ang paniwala nila, unang-una kailangan magbayad. Uh-huh. Diba? So, nafi-filter out yung mga kabataan na wala namang pambayad para makapasok ng sine. So I think that's one factor, no? Limited yung access sa theater. So doon siguro mas nabubuhos ng mga filmmakers, you can disagree with me or not, ang efforts nila na kung magpapalabas man sila ng mga scenes that are exotic, erotic, and sexual, it would be, ang choice nila would be film. Oh, siguro, I agree with Gabby. Sa television, parang hindi ko ma-imagine, no? Sa pelikula, may kaugnayan kasi yung sex, hindi lang sa pelikula, siguro sa visual na sining na mas naunang movement. Dahil sa ideya ng ekspresyon, di ba? Tingin ko may kaugnayan yon dahil nude photography, then bago yon ay nude paintings, and then sa pelikula, sinundan yon, di ba? So may kaugnayan siya sa artistic expression or artistic license. Although, dahil yun nga yung pag-uusapan natin ngayon, may iba na hindi yon ang intensyon, di ba? Nag-iba from expression to exploitation, whatever. Diba? Pero sa atin, sa bansa natin, medyo may kasaysayan naman tayo ng bomba. Wow. Or ibig sabihin, sex in films, no? At nagsimula ito noong 1960s, or late 1960s hanggang 1970s. Ibig sabihin ito dahil sa worldwide sexual revolution noong naganap ng panahon na yun, at sa emancipation of women's, sa women's rights din na naganap, at gay and lesbian rights na nagsimula rin sa panahon na yun, ay inalaw yung ganong klase mga pelikula sa sinehan natin, mainstream na sinehan niya. At ito din daw yung pagkakataon na marami sa accounts sa ating mga writers at mga colleagues sa pelikula at sa academe na sinasabi nila na napapanood nila yung mga art cinema, mga sex art films sa mga recto or kung saan man bukas ng mga panahon na yun. So, bakit ito naging popular din sa atin at hanggang sa kasalukuyan ay yung bomba genre ay kinikilala din bilang isa sa pangunahing anyo sa pelikulang Filipino? Hindi ko to original na idea muna, ha? Galing to sa isang sanaysay, di ba? Na tingin ko ay magandang pagsusuri dyan. At tinignan nung sanaysay na to na may repression kasi nung time ng 60s, particular sa lipunang Filipino. At itong repression na to ay nagmula sa napaka-moralist na lipunan, napaka-maligalig na panahon. At naging avenue itong pagtangkilik ng bomba upang makita na hindi naman pala repress itong mga tao. Kahit sa totoong kondisyon nila, sila ay repressed, di ba? Itong
pre-martial law days, di ba? Actually, it's an essay by Isagani Cruz, di ba? Yung sex, dahas, bomb, at lipunan, di ba? Na parang inugnay niya yung repression ng tao, di ba? Binigyan ng daan yung bomba para hindi maramdaman ng tao, di ba, na sila ay nasisikil, di ba? So, isang pagbasa yon, di ba? Sa akin, na may kaugnayan yung rise nitong bomba genre sa nagaganap sa lipunan ng mga panahon. So, you mean it was a... It served as a distraction. Oh, ganun ba? Para siyang, para hindi maisip ng mga tao na sila ay... Oh, kasi napaka Judeo-Christian na lipunan, napaka moralist. Mm-hmm. So sa panahon na paangat na yung napaka fascist na regime, itong isang bagay na repress na nga yung lipunan, mm-hmm, pinahintulutan for a time. Para makita o maramdaman na may avenue sa freedom, etc. Kahit wala naman sa material na realidad nun. Although parang meron namang ibang nagsasabi na itong pagiging popular nga daw ng mga bomba films ay dahil daw ito ay parang a form of rebellion, right, diba? Mm. From kung ano yung mga, diba? Sa mga katulad ko na very conservative. Sa mga moralistic. Ang alawang beses na yan, ha? Well, kung pwede lang maisingit ba? Oh. Yung ano daw to, it's a form of rebellion from established conduct, right, right, and expectation. So, in one sense, parang may maganda pa lang basehan, diba? Pero katulad nga nung sinabi mo, aba, ito naman pala ay ang theory man ng iba, ito ay parang ginawa lamang para magkaroon ng distraction from an oppressive regime. Maganda nga yung origin nitong bomba films natin, dahil ang bomba ay galing sa mga Senate inquiry na sasabihin may pabomba na naman si Senador Recto. Ibig sabihin ay kahit na mag-inquiry siya, meron siyang ibabaksak na revelasyon din na hindi pa natutunghayan ng mga tao. At na-absorb ito ng popular culture sa palarangan ng sex sa pelikula. Ngayon, ano ba yung mga nakikita natin, sinasabi nyo na rebellion siya, na kwan? In particular, ano ba yung nandito sa bomba film genre or sa sex-oriented films na tinatawag na hindi natin nakikita, natutunghayan, at kaya siya nagmimisulan parang pasabog o anyo ng rebellion? Pwede ko ba maiulit? Lalo naman ang question yan. But you, I think, unless hindi ito ang katanungan mo, Professor Tolentino. Hindi, kasi di ba napaka-secret eh, taboo. Oh, actually, sex is taboo, period, di ba? Pero katulad nga kung titingnan mo yung batas, di ba? Actually, ang sinasabi sa mga batas natin, na you always gauge what is obscene. Di ba? Kasi nudity by itself, I think, and I think everyone will agree, nudity by itself is not obscene. Di ba? It's in the way it is presented. At saka, ito ba ay offensive o hindi? Yun yung mga katanungan na tinitingnan din ang batas natin eh. But of course, kung ano ba yung offensive, ay evolving. Kasi, ang sabi ng batas, titingnan mo kung ano ba yung community standard. At that point in time, para malaman mo kung ano ba yung obscenity. Mm-hmm. Ito ba ay offensive? But again, di ba, evolving kasi yung... Evolving din kasi ang ating norms, ang conventions, what was taboo 30 years ago is not taboo in the present society, di ba? So, evolving din talaga kung ano ba ang taboo, kung ano ba ang bawal ipakita. Of course, there are very extreme forms. Right. Na, but of course, to the true artist or the pseudo-artist, I also don't know. Sa kanila, kahit na offensive, kahit na patently offensive, kahit na redeeming, no redeeming artistic value, ipaglalaban nila yan na yan ay freedom of expression at dapat maipakita. Napaka-interesting nung sinasabi niyo yung changing Filipino values or practices, no? Kasi paano kaya nangyari na 30 or 40 years ago ay ina-allow ng sa sinehan na magpakita ng suso ng babae? At sa panahon na ni Pangulong Ramos, pati titi ng lalaki sa pelikulang Filipino. Bakit ngayon ay hindi na natin siya gano'ng matunghayan sa kasalukuyang pelikulang Filipino? Well, yung tingin ko nga, di ba, yung kultura o yung pag yung larangan ng lipunan nagbabago. So, tingin ko may matinding kaugnayan din sa lohika nung
nung estado. Diba? Yung ugnaya ng pelikula, nung pagiging malaya o liberal ng pelikula, symptomatic siya dito sa kalagayan o sa lohikang panlipunan ng estado. So, hindi ba siya pwedeng ihiwalay eh? Yung height ng scandals, di ba? Naging height din naman siya ng scandals outside sa sexual scandals, di ba? It was that height of many scandals involving corruption, etc. So, parang nagko-coincide sa akin, di ba? So, ngayon naman, sa panahon ngayon, parang kumpara mo sa early 70s, yung bago martial law, NIMFA, wow. Ngayon naman, parang wala siya. So, I think, iba rin yung estado ngayon, di ba? Napaka control freak, napaka... Sa katunayan, itong ang changing moralities or declining morality ang ginamit ni Marcos para ideklara yung martial law. Mm-hmm. Kasi bumabagsak na rolo ang moralidad natin. Ang isa sa patunay dito ay ang pag-proliferate ng mga bomba films sa sinihan na by 1972 ay nilalangaw na sa sinihan. Ibig sabihin na sa genre ay hindi na siya lubos na tinatangkilik dahil ilang suso ba naman ang kailangan mo mapanood para masatisfy o hindi pa masatisfy yung mga wants mo sa bilang sexual being halimbawa, no? Pero siyempre noong 1972 nung i-declare ni Marcos ang martial law ay tinatag niya rin yung new society o ang bagong lipunan na nag-conduct ng clean slate. So, mga 1976 lang unang lumabas ulit ang bomba films at unti-unti itong lumabas. At yun yung magandang talakayin din natin. Ano ba narinig natin ng mga iba't iba pang genres, ng sub-genres ng bomba films at paano nito unti-unti pinahintulutan na by the end of the Marcos dictatorship ay ina-allow na to sa kahit sa film center or film palace nila sa Rojas Boulevard or sa mga sinehan ay pina-allow na yung mga actual penetration scenes at hanggang magpalit ng presidente, ina-allow ito. Yung sa akin, yung klasikong halimbawa dyan ay yung mismo pre-reduce ng which is Scorpio Nights. Diba? It was funded by itong ECP, di ba? Actually, state, di ba? Experimental cinema? Hindi yata, basta. maling datos. So yung Scorpionites, diba? Fake news. Fake news. Yung Scorpionites, pag tinignan mo, bomba yun eh. Di ba? Bold, halos malapit na sa penetration. Di ba? Yung isang eksena, may penis exposure yung artista. Pero heralded siya as one of the canons of Philippine cinema. Di ba? Dahil pinakita daw yung repressed side, yung voyeurism ng estado, etc. So, pumapasok nga ako dito na parang hindi naman lahat ng bomba ay hindi maganda, di ba? May iba na may sinasabi, lampas dun sa kanyang ideya ng paghuhubad para bumenta yung pelikula. Di ba? So, yun, mahalaga yun sa akin. Gusto kong pelikula yun, pati yung kasabay ng Scorpion Eyes, almost the same time, Boatman. Di ba? Na, yun, extreme din yung sex scenes dun sa Boatman. Pero yet, kung sa top 50 ng pelikula, lalabas siya na isa sa pinaka matimbang na pelikula. Pero nababanggit mo, Choi, yung distinction ng regular, yung ordinary sex film sa art film, no? Maaari tayong mag-focus dun ngayon, no? Ibig sabihin, paano ba umaangat ang isang sex film at nagiging art film at humahaba yung alaala ng bansa o ng pelikula ng bansa na maging bahagi ito ng kanyang yaman at yung ibang, yung kalakhan nito, katulad ng nakakalimutan marami, na. Nakakalimutan na. Pardon, ang tingin mo dyan? But that's a purely artistic question, I think. Although, katulad nga niya, no? Ang gusto ko lang sabihin, meron kasing isang ruling, halimbawa, sa Korte Suprema. Of course, hindi lang sa Pilipinas itong issue ng ano ba ang obscenity, when do you cross the line, di ba? Kasi palagi yung nagbabalanse ng freedom of expression at saka itong when is it obscenity as being against the law, di ba? At isang palaging nagiging discussion dyan, na kailan ba siya nagiging illegal, ang isang tinitingnan nila, ito ba ay merong literary, artistic, political, or social factor na will make it a legitimate form of expression
other than just being obscenity. Mm-hmm. Or pornographic. Pornographic. So I would think na, at ikaw na siguro ang pwedeng mag, kayo ang pwedeng mag-explain na is it a technique? Is it a, ano ba? Kasi meron talagang, katulad nga nung nabanggit mo na mga films, halimbawa, there is something in that film na inangat siya from being plain pornography to being artistic. Pero kung ano yung nag-elevate, di ba? Anong technique ang ginamit? Anong production tool ang ginamit na siyang nag-elevate dyan? Ang mabibigay ko lang ay ina-allow ng batas natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi na rin sa ibang bansa, na ang isang kailangan tingnan na condition kung ito ay pornography or it is within the freedom of expression ay kung merong yan, literary, artistic, political, or social factor that will move it from the level of, well, garbage into a level of what is actually legitimate form of expression. Actually, susugan ko yun. Yung tingin ko kaya nalalagay sa canon, dahil may pamantayan naman yung canon, eh, di ba? Na ito ay may film as socially significant. So, may mga pelikula na nailagay doon, di ba? At tingnan natin halimbawa yung panahon ng dekada. Sorry, ma'am. Kasalanan ng birtwe. Nung panahon ng dekada 90, actually, sanay sa ito ni Professor Tolentino yung kanyang pag-aaral sa ST at TF, di ba? Kaya tingin ko, Roland, ikaw ang dapat magsalita dito. Sanay sa'yo mo to eh. Kung sasabihin ko pa, tapos nandiyan ka, para naman baka magkamali pa ako. Diba? Eh, yung binabanggit lang kanina na iba't ibang sub-genres ng bomba film ay dahil nga hindi siya pwede sa initial years ng declaration ng martial law, ang nag-proliferate doon na genre dito ay mga horror films. Dahil walang capacity yung, or mahirap daw yung maninagan ang horror films na nakakapagbigay ng anything na may social commentary na tungkol sa mga aswang naman nito at kung ano-ano. So yun yung dominant na genre ng panahon na yun. But by 1974 or 76, nagsimula na yung, well, hindi naman pwedeng puro horror films ang pinapanood na sa Filipino audience. May epekto din yun sa kabataan. At dahil marami naman social or state repression na nagaganap, saan may lalabas ng mga matatanda na, yung adults na, yung kanila mga repressed anxieties or drives. Desires. At doon nga lumabas yung pagsisimula ulit ng mula na naudlot yung bomba film nung prior na 1972. At ngayon ay pumasok ulit siya noong mga 1976. At ang unang genre doon na lumabas, sub-genre, ay yung tinatawag na wet films. Wet look films. No? Ibig sabihin nito ay... Naaninag lang. Naaninag lang dahil nakakamison yung babae. So parating may eksena na kailangan naglalabas siya sa patis o naliligo sa outhouse sa bahay tapos nila. Tapos sasakay siya ng kabayo sa beach. Oo, sasakay ng kabayo sa beach. Yung pinakamagandang hayop yun, sa balat ng lupa. At mga artista nga dito ay mga morena beauties dahil bahagi din ng diktum ng batas militar ay kailangan ay mag-look tayo sa ating heritage. At mag-move on din sa isang modernong kinabukasan. So, ang mga na-herald dito, sina Gloria Diaz at Elizabeth Oropesa, bilang wet look actresses, no? Pagkatapos dyan, so lumabas naman yung daring films, yung daring films. Daring siya kasi ay ginagawa pa rin niya yung ginagawa ng mga nauna sa kanya, pero may mga minor de edad. Alma Moreno at Lorna Tolentino, itong mga artista na to. Tapos nung nag-intensify na yung mga repression ng mga 83 at medyo bumabaksak na rin yung ekonomiya natin, yun na lumabas na tunay na gawing scapegoat ito. Itong mga pelikula na to, so lumabas na yung mga penny films. Dito na lumabas yung Soft Drinks Girls, no? Hindi pa? Dito na, dito kasi na, no? Ay inalaw na, to some extent, tinolerate na nung board, maging board of censors nung panahon na yun, na huwag na natin irtahin. Kailangan makalimutan ng mga tao yung nagaganap sa bansa natin. So, ang ginawa nga dito ay nag-allow na ng actual penetration scenes. Hindi mo na kailangan pumunta sa third class movie house para dito, para natutunghayan mo na siya kahit sa legitimate theaters. So dito nga lumabas yung mga American beauties, mga soft drinks beauties, mga... Sarsi Emanuel, Pepsi Paloma. Alta surname beauties, mga Sobel at kung ano-ano pang mga Soriano, mga klase ng mga apelido sa panahon na to. Actually, magandang tignan yun. No? Parang sarcasm din yun sa mga elite, eh. Di ba? Yung
Sobel, Ayala, yung mga big names, di ba? Dahil mistisa itong mga to eh. Mm-hmm. Di ba? Pero ang labas nila doon, parang mga bomba star sila, pene. Pero di ba parang nilaro din yung pangalan nitong mga ruling elite during that time, di ba? Pero kailangan naman natin ibalik sa era na to, ito yung sexploitation films. Ibig sabihin nga, minor de edad, marami dito ay nagpatiwakal kasi ay hindi nila nakayanan yung mga kondisyon. At yung isa nga dito ay naging bahagi pa ng kanta ng Eraserheads na naawitin, no? So, ibig sabihin, karumal-dumal din yung kondisyon na binubugaw ito marami sa mga American beauties na to at galing sa mahihirap ang karami. Hindi ka tulad ba dati, Miss Universe ang peg para maging bomba star ka nung early 70s. Ngayon ay kung sino na lang ang willing na yumaman at sumikat ka agad, ay nagiging bomba star sa panahon na yun. Saka naging ano eh, no? Naging parang ginamit talaga, di ba, nung industriya. Kaya may isang documentary tungkol sa mga natitirang bomba stars eh. Nalulong sila sa droga, marami na depressed. Tira na sa ilalim ng tulay. Yung parang forgotten, di ba? Because they were exploited. Well, exploited and also because when you're selling sex, di ba? When you're selling nudity, yung expiration date mo as a sellable item ay napaka short, di ba? So, ang laki ng kanilang kinita, ang laki ng yung fame and fortune, ay talagang dumating na napakabilis. Unfortunately, napakabilis ding nawala kasi nga, di ba, nalaos na. Kasi there's always somebody sexier, somebody younger, yeah. Di ba? At nahirapan din siguro silang mag-adjust dun sa bigla ding nawalang fame and fortune nila. Right. Marami din naman nga sa bomba films ay naging bahagi ng tinatanghal natin mga dakilang mga pelikulang Filipino. Nabanggit na ni Choi kanina yung Scorpionites, Virgin Forest, at magiging mga pelikulang dinirect ni Celso at Castillo, yung pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. At iba pang mga na-force nga yung maraming mga matinee stars natin na babae na magiging mas daring dahil sa resulta na ito, no? Ano ba yung kapasidad din ng bomba film sa makapagbigay ng komentaryo tungkol sa nagaganap sa bansa natin o mga hindi pinapahintulutan makita sa tunay na lipunan? Ito ay dekada 90 ang pelikula, yung Pila Balde, panahon to ng ATTY, di ba? Bagamat may sex doon, may nudity, pero nakakonteksto siya kung paano ba dinuduhagi yung bidang babae na maaring tignan na lampas sa kanyang karakter, yung kanyang katauhan sa pelikula pag tinignan mo. Dahil yung relasyon doon, may mayaman, sila yung mahirap, pinaasa siya ng lalaki, di ba? Lagi silang nagtatalik, sa dulo, iniwan siya at nasunog yung bahay nila. So tingin ko, na kung i-maximize yung potential of the genre na may malinaw na intensyon na at least to give a content that is worthwhile and has relevance, na ko-contextualize yung paghuhubad, etc. sa mas malaking usapin ng lipunan, di ba? So, actually, maganda yung Pila Balde. Marami rin lumabas nung time na pito-pito na magagandang pelikula, bagamat ang dominant nun ay dapat may nudity rin. Although marami rin lumabas doon na hindi na natin maalala, di ba? Sutla, kangkong, mga ganun title eh. Mga talong. Talong, di ba? Patikim ng pinya, pero naalala pala natin. Gusto kong tanungin si Attorney Gabby kasi may nangyari din sa mismong exhibition ng mga pelikula natin na may isang si Henry CEO, yung kanyang mga malls, ay nag-decide na huwag mapalabas ng R18 na mga pelikula na kung saan marami sa mga sex films ay nakla-classify. Ibig sabihin nito ay may nangyari din at na klase ng epekto ito sa sex-oriented films. So, pari mo bang ipaliwanag yun? What do you mean naging effect sa sex-oriented? Ibig sabihin nito ay for most part ay namatay yung genre. Dahil hindi na ito pinaintulutan. Dahil sa... Nawala ng espasyo. Sa lakas, sa layo, at sa lalim ng
influence ng SM. Na sinasabi sa siya, 700 na bilang ng ating sinihan ay 60 to 70% ay mga SM, movie complexes, no? Mm-mm. So, ano Choy ang tingin mo dito, naging resulta, saan pumasok yung sex in films, sex on films, no? At kung nawala nung espasyo sa mall, I think, di ba, isa doon ay siyempre, tumungo sa indie, di ba? Dahil kanyari yung porno, marami na naman sa indie eh. Kasi, pero, again, may limitado yung access, di ba? Pangalawa, parang lumabas siya sa mundo ng virtual reality, ng social media, di ba? Itong, na mas ibang level, di ba? Itong lumabas, actual na tao, yung scandals, doon sa akin na parang doon nag-penetrate pa, di ba? From official movie houses to small-time porn producers to real scandals of real people, di ba? So, pero gusto ko kung may pangatlo pang avenue na kung saan ay may bomba films o sex-oriented films pa rin naman at pinaparade din ito sa MTRCB. Ito yung mga niche markets ng third-class movie houses na kung saan nagpapalabas ng mga gay-oriented films. Itong Recto, Cubao area. Recto, Cubao. Kahit sa mga Cebu or Cagayan de Oro, yung mga third-run movie houses dito ay nagpapalabas din naman. Well, meron pa rin namang, hindi lang sila makakapagpalabas dun sa 60 to 70% of films. Pero meron pa rin remaining 40%, no? Pero in a certain sense, I think yung, kasi nga dahil meron tayong classification ngayon na R16, halimbawa, hindi lang niya naaabot yung level of an R18 movie, but still, meron pa rin niyang references to sex in films na napapalabas pa rin in 100% of the cinemas, no? Kasi nga, meron ng, sa ratings natin, merong R16. Pero tulad nga ng sinabi niya, aside from the movie houses, wala tayong mahirap i-control at wala pa rin form of control in terms of what comes out on social media, whether it's parang some form of piracy na napapalabas tong mga R18 or X movies on social media. But of course, you also, meron din tayong panibago ngayong mga problema na yung mga, kuminsan it's not really a film, sometimes it's real-life videos na napakadali nang i-upload, di ba? At nagiging ang mga sex scandal na, because it, I guess there's always a market for what the Supreme Court calls prurient interests of people, no? Kasi kahit na hindi yan in the form of legitimate cinema or film, eh, kuminsan, you just upload any ordinary video na wala naman siya talagang artistic, or literary value. Pero dahil ito ay merong scandal element, ito ay nagiging viral sa social media natin. So, sex will always sell. Pero masasabi ba natin na ito rin ang dahilan kung bakit nag-decline ang sex-oriented films sa pelikulang Filipino. At kaya nag-move on ito sa mas very specific topics ng extramarital affairs na may sex pa rin pero ang mas focus ay yung melodrama na. Triangulation ng isang babae, dalawang babae, isang lalaki, yung mga ganun ba? Masasabi ba natin na itong social media o itong internet presence sa kasalukuyan ang nag-provide ng resulta. So, kung gusto mo makita ng mas hardcore, pwede ka pang pumunta dito na hindi naman iaalaw, syempre, ng pelikula na. I think, binago talaga ng social media o ng virtual reality yung gawin ng tao eh. Actually, maraming pinatay na to. Pinapatay na ngayon ng journalism. Pinapatay yung traditional journalism. Even television, di ba? Ibig sabihin, everything is downloadable, di ba? So, at ganun din sa akin, yung genre ng sex in cinema. Ngayon, parang ito yung mga panahong parang wala na siyang kilite sa tao. Dahil pupunta ka lang sa internet, di ba? Makapanood ka eh, di ba? Ng kahit anong gusto mo. Even to the hardcore or kung anong art film yan, it is there, di ba? So, actually, yun yung nagawa nung
nag-democratize ang social media, yet itong traditional forms, nababawasan siya. Kunyari ngayon, Netflix. Mm-hmm. Diba? Manonood ka na lang doon kaysa manood ka ng pelikula sa sinehan. Dahil ang dami rin naman sa Netflix na nag-experiment sa narrative, nag-experiment sa form. Although hindi ko rin alam, no? Kasi kuminsan, hindi rin naman lahat ng tao may internet, may laptop. Baka kuminsan mas mura pa rin kasi na bumili ng ticket at manood sa cinema. Diba? Meron pa siyang privacy. Diba? Meron pa siyang privacy kahit papano for the next 2 hours or 3 hours. So I suppose meron pa rin market. Although, paliit na nga siguro siya ng paliit. Kasi I suppose kunwari, for example, SM will not show R18 films. So paliit ng mundo ng mga gustong manood. Makakita at manood. So masasabi ba natin na hindi nakakasabay yung pelikula? Dahil na lapse na, ibsan na siya ng internet sa pagtalakay ng mga issues of sex or morality or even melodrama arising from mga problema sa sex na nandun na siya sa internet eh. At for most part ay totoo yung by way of scandals or viral videos or maaari din naman mas hardcore pa kaysa yung mapapanood natin sa pelikula. Yung ano dyan, yung take ko, sa tanong na hindi na nakakasabay yung pelikula, tingin ko ang dapat pa nga ay maigpawan ng pelikula. Di ba? Ibig sabihin, magamit ng pelikula sa advantage na itong iba pang uri ng media. Di ba? Ibig sabihin, maigpawan niya in the level na makapagpalabas ng mas may katuturan. Di ba? Para, at mahimok yung tao na bumalik sa panonood ng pelikula. Kasi may time na, kaya sinihan, di ba, yung panonood mismo is parang it's a public event, di ba? Ibig sabihin, bibihisan ka nung nanay mo, manonood ka sa sine, di ba? Dati ganun eh. Eh ngayon, hindi na ganun eh. Conservative mo nanay. Consumerist na, di ba? Hindi ka na lang pupunta ng mall para manood ng sine, kakain ka. So nag-iba yung practice sa panonood. And then, kaya mo pang gawing privatized. Diba? Bili ka ng DVD, panoorin mo. Ngayon, i-save mo na lang sa hard drive, panoorin mo. So, maraming factors that affect not only in relation to the sex genre, but to cinema in general. Diba? Ako naman ang take ko dyan, no? Parang watching a film that was made for showing in theaters, for example, parang yung namimili ka ng fake na bag at saka isang branded na bag. Diba? Pupuntahan mo pa rin kahit papano yung merong reputation for quality. Kesa yung kung ano-ano na lang na available, na trying hard, trying to be, di ba? So, siguro kung kahit na merong threat ang social media, I think yung legitimate movie makers, di ba? Who have names to protect and who have missions in life at magpapakita pa rin sa sinehan, sila pa rin kahit papano, ay meron pa rin market. Kasi sila pa rin ang pupuntahan na tao na naghahanap ng quality form of entertainment. Kasi nga, yung nasa internet, kung ano-ano eh. Walang nagsasabi, di ba, kung ano ba nandyan, kung anong makikita mo dyan. So I think it's like a brand. It's like a seal of approval na if you will invest enough time and money to make it a film that can be shown in a theater, then siguro mas merong assurance yung movie-going public na meron silang mahihita sa pagpunta sa sinehan. Pero katulad ng sinimula natin na tanong kanina na ano ba yung function o silbi ng sex-oriented films sa lipunan ng Filipino, maaari din natin balikan ngayon, ano din ba ang function ng prevalence ng sex, lalo na ng mga Filipino na tumatangkilik ng sex sa internet, na sinasabi nga ang Filipinos daw ang isa sa pinakamatagal magbabad sa Pornhub, pinakamaraming contributor dati ng mga kanilang masturbation videos sa iba't ibang portals. Ano rin ang sinasabi nitong prevalence ng ganitong sexual practices sa mga Filipinos sa larger cultural context or even social context na have things changed? Kaya may naghahanap pa rin ng outlet sa mga maraming Filipino na may access sa internet ng avenues para i-express ang kanilang sexuality. I think
reflection siya nung times pa rin, eh, this repressive time. Parang, type mo nga yung Filipina eh. Ang unang lalabas sa search mo, sexually oriented videos eh. Filipina. Mm. Pag tinipe mo, hindi lalabas kung ano yung Filipina. So, phenomenal siya actually. Dahil, kunyari, yung kategorya sa Pornhub, di ba? Wala dong nakalagay na, kunyari, Russian scandal. Sa mismo categories, eh. Ang categories doon, kunyari, ay blonde. Pero may separate category doon, Pinay. Talaga? Mm-hmm. Pinay scandal. And then, pag tinignan mo, not all of them are scandals. Hindi ako expert dyan, eh. Talaga? I was beginning to be convinced. Diba? Otherwise. Hindi lahat siya sex scandal. Kasi karamihan doon, Roland, ay pre-produced talaga. Ibig sabihin, ginawa talaga siyang pelikula na mga 15-minuter. At ito yung mga nagsimula sa recto, etc. Ibig sabihin, it has an industry. At maliit siyang industry. At ito totoo, sa isang film conference ng mga direktor, paglabas, nandun yung mga ahente ng maliliit na industry. It's 300,000 per 30 minutes yata. Siyempre, di na bomba tawag. Soft porn. Pero made in the Philippines, minamarket. So, audience yung labas. Di ba? Kaya may issue rin dyan ng race, may issue rin ng desire ng audience sa cyber world, di ba? Na exoticized Filipina pa rin. So, yung mga ganun ba? Well, unfortunately, I think yung paglaganap ng sex films is also an indicator of our financial condition as a country, no? Kasi, unang-una, marami dun sa mga nanonood yung bumibili, nagbabayad para maka-access dito. Hindi naman mga Pinoy, di ba? They're outside. Mm-hmm. So that also is a reflection of their culture, of their social condition. Unfortunately, sino naman ang bebenta? According to certain NGOs, di ba? Hindi lang sila makapagbigay ng official statistics. Pero mataas nga yung number of people who are involved in child pornography dito sa Pilipinas. At madalas nga daw, yung mga magulang mismo ang nagbebenta ng mga anak nila. Mm. And bottom line is, it really, what moves parents to sell their children? Diba? Kahirapan din naman kasi. Diba? Maliman o hindi, kumakapit siguro sila sa patalim. At dahil nga nag-iiba na rin ang mga thinking ng mga tao, whether because times are more liberal and more modern, and the sad fact is, dahil sa kahirapan, naibebenta nila ang mga anak nila at nararationalize nila sa isip nila na hindi naman actually mali ito. So, yung prevalence of sex and kuminsan, and it ventures into child pornography and, you know, trafficking of women and children, ito ay reflection din na ng kahirapan sa ating lipunan. So parang wala din pala nagbago sa kalakaran pagdating sa sexploitation films dati. At dito nga sa internet sex na for pay na nagaganap sa kasalukuyan at isa nga daw tayo sa hub ng ganitong rampant na klase ng violation ng trafficking of women and women sa mundo, no? Ano yung changing morality natin kung mas lalo tayong kumakapit sa patalim? Kung ano yung oportunidad pa dati para sa pelikula lang, ngayon ay sa buong mundo para tunghayan nila itong mga menor de edad. May nagbago ba? Well, kung nagbago man, dahil sa easy access given by modern technology, eh siguro kailangan mas maging mapagbantay tayo, mas maging maingay siguro na itong halimbawa, yung kung ito ay pumupunta na sa level ng child pornography, trafficking of women, eh kailangan mas maging maingay tayo. Mas maging malakas tayo sa pagsabi natin na hindi ito nararapat. While we all agree, there is freedom of expression dapat sa ilalim ng batas natin, while there should be artistic license in any form of artistic expression, meron talagang mga parameters. Hindi lahat ng karapatan, hindi lahat ng kalayaan ay dapat ay boundless, no? Dapat isipin natin ang kalagayan din ng kabataan at saka ng kababaihan. At yung general, when we talk about, we don't want to be moralistic, pero siguro alam natin na merong
hangganan ng lahat ng bagay at kailangan din eh panindigan natin kung ano mga paniniwala natin tungkol dito. Oh, isundan ko lang kay Attorney Gab. Sa akin parang yung moral decline, parang bahagi yun, di ba? Pero tingin ko dapat may iugnay din yung sex in cinema o sex in internet, sa internet. May kaugnayan siya sa labor eh. Yung katawan o yung kalakal ng katawan bilang ito na yung huling commodity na kaya mong gamitin para ikaw ay kumita. Di ba? Yung politika na katawan na yung commodity eh. So, at may kaugnayan siya sa kakulangan ng trabaho, sa hindi nagbabagong buhay ng mga tao, at may kaugnayan siya sa napaka-patriarkal na lipunan din na bakit, di ba? Dumating nga yung panahon na lalaki na yung naguhubad sa Philippine cinema, di ba? Yung Mel Chonglo, Chito Ron, yung films na indicator din to nung times na even itong patriarchal men, nauso yung pagpunta sa Japan, naging mga hosto. So may kaugnayan sa ekonomiya nga at sa labor at sa siguro hindi pa nga kundi economic decline, di ba? Kasama ng moral degeneration or whatever. So maganda yung punto na yun na by way na hindi lamang sa loob ng sex-oriented films mahinuha ang relasyon ng pelikula at ng lipunan o ng kultura at lipunan, pero pati na rin dito sa ganitong klase mga fenomeno na cybersex or poverty, na even male order, bride, male order brides, nandito lahat naka-built-in itong mga ganitong klaseng fenomenon. So kung babalikan lang natin itong particular na genre na pinaka-popular ngayon, kunyari yung romantic comedy na wholesome dapat, di ba? Paano naman nila dinidepict yung sex para sabihin naman na integral ba siya o hindi ba siya integral o mas integral kung paano magkakatuluyan yung babae at yung lalaki sa pelikula? Oh, yung well, opinion, suwesyon, di ba? Itong rom-com as a genre, di ba? Ano yan eh, ibang zeitgeist, di ba? Parang ibang spirit of the times ng ibang generation. And pag tinignan mo yung mga rom-com, walang risk-takers dyan eh. Parang lahat ay temporal, fleeting lang, it's okay with me, this is my body. Pero may isang Slovenian philosopher na sabi niya, anong problema nitong romantic comedy? Sabi niya, sa dulo, hindi nga nihilis yung mga tao eh. Ayaw lang tumaya. Ibig sabihin, in-equate niya yung sex sa love sa pelikula eh. Sabi niya, walang risk, walang idea of falling. Di ba? Walang, sabi niya, at ganun yung kabataan ngayon. Ayaw nilang lumundag. At okay lang sa kanila na, kunyari, dating kaltadhana, o hindi naging tayo, pero one day naman sa buhay natin ay nagsama tayo. Di ba? So, mga feeling millennial. Oh, yes. Millennial lang dati. Yun nga, millennial yung audience. Pero yun yung eh. Sentimento siguro sa ganitong klaseng romantic comedy or sa mga millennial films, no? Anong komentaryo mo doon na parang sinasidetrack na lang ngayon yung issue ng sex at lumalabas na lang sa ibang apps na naman, babalik na naman tayo sa social media? Maling sa akin dyan, kung ano man, whatever rocks your boat, whether it's a romantic comedy, whether it's sex, it can be anything, di ba? This new generation of millennials, basta sa akin, basta alam nyo kung anong limits ninyo, kung ano yung gusto nyong i-express, okay din yan, di ba? You need, you firmly believe that sex is a tool by which you can express your commentary on political life, on financial condition, on the status of your own personal ambition, whatever, di ba? Basta alam nyo lang na dapat may limitasyon yan at lahat ng pinapalabas o ginagawa or pinapamahagi ninyo may epekto sa mga tao sa lipunan, sa mga kapatid ninyo, magiging mga anak ninyo. With that in mind, just be careful. Ikaw, Choy, may gusto kong final words? Well, magiging bahagi't bahagi kahit ano pa ang alingas-ngas tungkol sa sex in Philippine cinema. Magiging bahagi na siya ng daloy ng pelikula, di ba? Pero sa akin, yung wastong contextualization pa rin, di ba? Ako naman eh, hindi naman ako moral guardian, di ba? Pero ang dami ko napanood lately na parang uncalled for. Yung parang hindi siya kailangan, hindi parang, kunyari, Pasolini, di ba? Na nakahubad pero ginawang aso itong salon na pelikula, di ba? Grabe yun, parang bordering pornographic na. Pero tungkol siya sa fascism, alam mo yun, yung ginamit
mo yung ideya ng sex para may mas malaki kang masabi, di ba? Sa akin, ganun sana yung pagtingin ng mga young filmmakers or pseudo-filmmakers. So, bitin na naman tayo sa oras, pero nais natin magpasalamat sa ating mga panelists or kasamahan ngayong araw na ito. Tandaan natin, ang usapang pelikula ay usapang buhay.